Hello mga madam, may interesting story na naman tayong babasahin. Dear Madam Native Filipina, meron po akong dalawang afam ngayon at ako'y naguguluhan na. Sabay ko po silang nakilala sa dating site at parehas po silang seryoso. Taga Finland at taga Norway po sila. Mas matimbang po si Norwegian Madam, kaya nag-apply ako ng tourist visa papuntang Norway. At sa awa ng Diyos, ina-approve naman. Bale, 1 month po akong nagstay doon, pero hindi ko inaasahan ang aking mga natuklasan. Kasi kahit andun na ako madam, still meron pa din siyang kinakausap online na ibang Pinay. Ginamit ko pala ang aking mala ninja moves kaya nalaman ko. Actually madam, bumili pala siya ng engagement ring nung first visit ko. Kasi gusto niya na makipag-engage na sa akin. Kaya lang nagdadalawang isip pa ako kasi gusto ko umamin muna siya patungkol sa aking mga natuklasan. Kaya lang madam, hindi talaga siya nagpapahuli ng buhay. Kaya ang ginawa ko, pinakita ko sa kanya ang mga screenshot ng aking mga katibayan. At talagang nagulat siya. Kasi sa totoo lang, hindi lang pala ako ang pinangakuan niyang papakasalan. At ang sabi niya pa doon sa ibang mga pinangakuan niya ay mag-iipon daw muna siya. By the way madam, that happened on our engagement day. Yes, matindi ang pagtatalo namin that day. Pero nagpapanggap lang kaming okay. Kasi nagpi-prepare na po ang parents niya ng pagkain dahil engagement nga namin. So ayun madam, nag-o-observe lang ako sa kanyang mga galaw. Lalo na pagdating sa phone niya. Ayaw niya talagang mawalay ito sa kanya. At kahit matutulog na kami, china-charge niya ang phone niya sa kwarto ng mama niya. That means meron talaga siyang tinatago sa akin. Nagdarasal na lang ako na sana mabilis lang dadaan ang mga araw para matapos na ang visa ko at ako'y makauwi na. By the way madam, hindi lang pala yun ang naging problema ko kay Afam. Kasi po, hindi talaga siya loving and caring type. Example na lang madam, hindi man lang ako binilhan ng winter clothes. Kasi yun po ang naging promise niya sa akin. Nanginginig at naninigas na ako sa lamig, pero hindi talaga ako binilhan. Ordinary jacket lang ang pinapasuot niya sa akin madam. In short, talagang most of the time nasa bahay lang ako dahil winter that time. Madam, nung bumisita ako doon, sobrang boring talaga. Fast forward madam, it's time to go back home na. Hinatid niya lang ako sa Oslo Airport, ni hindi man lang ako binigyan ng pang-pocket money. Nakiusap talaga ako sa kanya dahil gutom na ako that time. Ayun, binilhan niya ako ng tinapay. So, that was my first experience sa unang pagbisita ko sa Norway. Fast forward madam, pinaprocess niya ulit ako ng tourist visa for the second time. At dahil gusto ko talagang makapag-work sa Norway, itinapakan ko ang pride ko. In short, na-approve na naman at muli na naman akong nakalipad papuntang Norway. Madam, eto na naman. Nahuli ko na naman siyang nagsasalita sa CR habang may ka-video call. Talagang napakalaking insulto nito para sa akin. It happened when I was 3 weeks there pa. Gusto ko na sanang umuwi kaagad madam kasi po nawala na talaga ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil sa mga natuklasan ko. Madam, hindi po siya nakakarao sa tuwing magchuchuk-chakan kami. Feeling ko tuloy, napipilitan lang siya sa akin. Fast forward madam, nakauwi na ako ng Pilipinas at never na akong nagbanggit tungkol sa kasal. Kasi ayaw kong maging sardinas sa kamay niya. Dahan-dahan na po akong lumalayo kay Norwegian madam. Dahil feeling ko wala akong future sa kanya. Gusto ko sanang humingi ng payo madam kung tatanggapin ko na lang ba itong taga Finland. Kasi po, may sikreto din siyang aking natuklasan. So ano na naman kaya ang sikretong natuklasan itong letter sender natin na mala ninja moves, no? Abangan natin ang part 2 ng kanyang kwento at saka na din ako magkomento kapag nabasa ko na ang part 2 ng kwento ni sender. So kung hindi ka pa nakafollow sa akin, magfollow ka na para updated ka sa mga i-upload kong bagong AFAM story. Bye-bye!